Billionaire's Accidental Wife. Magandang araw, Angels. Tunghayan po natin ang 12 kabanata ng pag-iibigan ni Mateo at Allison. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ang ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Part 12. Saan ka pupunta, anak? Tanong ng mami niya nang bumaba siyang bihis na bihis bandang 6:00 ng gabi. May lakad ba kayo ni Mateo? Bibigyan ako ng shower party ng ilang kasamahan ko sa office, mami. Ang promotor ay si Mrs. Santos at Matet. Sa bahay mismo ni Ate Lucy gaganapin ang shower party. Bukod kay Lucy at Matet ay tatlo pa sa mga malalapit niyang kaopisina ang naroroon. Anak, 3 araw na lang at kasal mo na. Hindi mabuti sa ikakasalang gala ng gala. May pamahiing. Mami, she said patiently, cutting her mother's words. Matanda pa sa inyo ang pamahiing yan. Maraming beses nang napatunayang hindi yan totoo. At huwag kayong mag-alala, kasama ko si Paula. Basta mag-iingat kayong dalawa. Susunduin ba kayo ni Mateo? Inalok ni Mateo ang driver ng kumpanya at ang sasakyan, subalit tinanggihan niya. Ikinatuwa niyang hindi na ito nakipag-argumento sa kanya. Tutal ay mga kasamahan sa opisina ang magbibigay ng shower sa kanya at pang babae ang affair. Gagamitin ko sana ang kotse ni Daddy kung wala siyang lakad. Gamitin mo na, nasa patahian ang ama mo at hinihintay ang pagdating ng mga telang i-deliver ng supplier at magpaalam ka. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo, kasi kasera ka pa naman. She almost rolled her eyes. Hinagkan niya sa pisngi ang ina. Thanks, Mom. Hindi nagtagal ay nasa daan na sila ni Paula patungo sa bahay ng personal manager sa isang subdivision sa Fairview. I'm so excited, Allison! Dili ni Paula na ginawa niyang bridesmaid sa kanyang kasal. Akalain mo bang nabingwit mo ang pinakamailap na lalaki sa buong lupa? Hindi niya makuhang mahawa sa excitement ng pinsan. Hindi rin naman niya ipinagtapat dito ang totoong dahilan kung bakit magpapakasal sila ni Mateo. Let them all think that her wedding was a dream come true. At kung ikaliligaya ng pamilya niya na isiping whirlwind romance ang nangyari sa kanila ni Mateo, ay hindi niya ipagkakait sa mga ito ang kaligayahang yun. Bagaman hindi niya maisip kung ano ang nasa loob ng mga kasamahang empleyado sa nangyari. Kahit paano ay may ilang taong nakarinig sa malakas na protesta ni Harold Acosta nung dumating ito sa opisina. Agad niyang inalis sa isip si Harold Acosta. Hindi niya gustong isipin ito sa mga sandaling yun. Marahil ay may tamang pagkakataon para dito. Naiingit ako sa iyo, pinsan. Akalain ko bang mauuna ka pang ikasal sa akin gayong kami ni Noel ang matagal lang nagpaplano? Patuloy ni Paula na nilingon siya. Paano mo ba ginawa yun? Hindi ka man lang nagkukwento. Akala ko ba'y kaya ka nagpatahi ng sangkaterbang, alamis, tapya ng mga damit ay para hindi ka mapagtuunan ng pansin ni Mateo at subukin? Wika pa ng kanyang pinsan. Ngunit ang konsentrasyon ni Allison ay nasa pagmamaneho at sa isang sasakyang napunan niyang kanina pa nakabuntot sa kanila paglabas pa lang nila ng village. Hindi ito nag-overtake kahit mabagal ang takbo niya. Pagaman paminsan-minsan ay may sasakyan nakakasingit sa pagitan ng mga sasakyan nila ay nanatili iyong nakasunod. Life is full of surprises, Paula, she said smiling faintly. Oh, and Mateo saw through my disguise, she said. At ano pa bang dapat kong ikwento? Napapanood mo yon sa santambak mong romance movies. Nothing unusual, just a simple courtship. And that, at first, I didn't take Mateo seriously. Lihim siyang napangiwi. Mukhang walang katapusan ang mga kasinungalingang napakuhusay niyang naihabi. Siyempre naman, sang-ayon ni Paula na kinilig. Iniisip mo marahil na baka pagsubok lang yung panliligaw niya. Pero paano mo napatunayang totoo sa loob ni Mateo ang sinasabi niya, Allison? Excited at curious pa na tanong ni Paula. Natitiyak niyang hindi siya titigilan ng pinsan. Napilitan siyang sumagot ng malapit sa katotohanan. He offered marriage para patunayan ang katapatan ng damdamin niya. Kinausap niya sina Daddy at Mommy. You know the rest. Kahit sila ay nabigla. It happened so fast I can hardly breathe. Wow! Knowing Mateo for at least 5 months, I can believe he did just exactly that. Napaka my love, my hero ang dating. He swept you off your feet, so to speak. Kulang na lang ay himatayin nito sa kilig. And of course, my beautiful cousin, who pretended to be an old maid, ay walang kalaban-laban sa charm ni Mateo. Ala Victorian princess ang dating mo, insan! And Mateo was your knight in shining armor. Hindi na gaanong naririnig ni Allison ang sinasabi ni Paula. Pasulyap-sulyap siya sa rearview mirror. 30 minutos na silang tumatakbo mula sa bahay nila patungong Ortigas at hanggang sa makalabas sila ng EDSA. Pero hindi nawawala sa likuran niya ang sasakyang yun. Lingunin mo nga yung sasakyang kanina pa sa likod natin. Hindi na niya natiis na utos sa kanyang pinsan. Hindi mo ba napunang mula nang umalis tayo sa bahay ay nakasunod na yan sa atin? Lumingon si Paula. Yung uri ng lingon na kahit na ikaw yung driver nakasunod sa sasakyan ay makikitang sinisilip ka.
Dahil humarap talaga ito at sinilip ang kasunod. Tinted ang mga salamin ng sasakyang nasa likuran nila. Pulang Toyota Tamaraw FX. Hindi ko napansin, baka naman iisa ang lugar na pupuntahan natin. Oh, tingnan mo at nag-o-overtake. Nakahinga si Allison ng maluwag nang makitang kumanan iyon at mabilis na nakisiksik sa traffic. Dahil na ipahiwatig nila na alam nilang nakabuntot ito sa kanila. Bahagyan na niyang nasulyapan ng plate number noon. 4 ang huling numero. Ewan niya kung bakit particular na siya ngayon sa mga numero ng mga plaka ng sasakyan magmula nang maaksidente ang tiyahe niya. Ilang sandali pa ay nasa tapat na sila ng bahay ni Mrs. Santos. Ang subdivision ay nasa likod lamang ng Fairview. Ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng daan sa labas ng bakuran ng mga Santos, sa likuran ng Kia Pride ni Matet. Naroon na ang ilang mga kasamahan niya sa opisina. Nagulat pa ang mga ito nang makilala si Paula, lalo na si Lucy at Matet. Ilang sandali pa ay nagkakatuwaan na silang pito. Pagkatapos ng kainan ay nanood pa ng video ang mga babae na si Mrs. Santos ang nagsupply ng tape. It was a lovely movie. Ang scenes ay binantuan ng pagiging comedy ng pelikula. They really had a good time. Lalo na nang binubuksan na ni Allison ang mga regalo ng mga kaopisina niya. Tili yan at tuksuhan ang naganap. Alas 11 na ng gabi nang matapos ang kasayahan. I'm sorry guys. Anya kina Matet at sa tatlo pang kaopisina. Alam kong maliban kay Ate Lucy ay wala ng mga empleyadong imbitado. It was Mateos. Huwag mo kaming alalahanin, agap ni Matet. Naiintindihan naming privado ang affair. Basta ba pagkatapos ng honeymoon ay ititreat mo kaming 5? O 6? Kasama ka pala Paula doon sa kubo-kubo. She smiled. Promise, thanks sa gabing ito. I thoroughly enjoyed it. She kissed the personal manager's cheek. Gayon din ang mga kasamahan. Mag-iingat kayo, wika pa ni Lucy. See you both at the wedding. Muli ay nasa daan na silang magpinsan. Nasisiyahang inirecline ni Paula ang sandala ng upuan. Hi, I enjoyed the food. Lalo na ang movie. Sobrang nakaka-in-love at nakakailang ang mga scenes, ha? Huh? She chuckled. Kahit ako ay naiilang na kanina. Kaya lang hindi naman ganun kabastos dahil comedy yung movie. Oo nga, sino kaya ang magbibigay sa akin ng shower kapag itinakda na ang kasal ko? Grinning, she rolled her eyes. Hus! Nagpaparinig ka pa! She stopped in mid-sentence. Paula, wala yata tayong preno? Napaangat ang likod ni Paula sa sandalan. What? Ikabit mong seatbelt mo! Kinakabahang utos ni Allison. Wala tayong preno! Paano nangyari to? Hindi ba tinignan ni Tito Peter to kanina bago tayo umalis? Tanong ni Paula na biglang hinatak ang seatbelt at kinabit. Oo nga! Oh God! Tawagan mo sina Daddy! No! Mag-aalala si Daddy! Call Mateo! Bilis! Nataranta na wika ni Allison. Nasa cellphone ko ang number! Ipinagpasalamat ni Allison na paahon ng daan. Kaya bumagal sila. Oh God! Please tulungan niyo kami! Dinukot ni Paula sa bag niya ang cellphone niya. She pressed the call button. Tatlong ring at sinagot ito ni Mateo. Mateo! Allison, no! This is Paula, her cousin! Nawalan kami ng break! What? Where's Allison? Sinulyapan siya nito, subalit hindi niya magawang alisin ang mga mata sa daan. Papataas ang daan! On the wheels! Alam ni Allison na pagkatapos ng paahon ay pababa na muli ang daan. At dahil wala silang preno ay bibilis ang takbo nila. At sino ang nakakaalam kung may masasalubong sila sa intersection ng subdivision? Naririnig niyang ibinibigay ni Paula ang lugar na kinaroroonan nila. Natanaw niya ang isang bakanting lote na matalahib sa kaliwang bahagi ng daan. She was glad na hindi pa gaanong mabahay ang subdivision at marami pang bakanting loteng hindi napapatuyuan ng mga nakabili. Iisa lang ang naiisip niyang maaaring gawin. Masigit na madidisgrasya sila kapag nakarating sila sa itaas at palabas ng Commonwealth. Paula, pray hard! What? Oh God, Allison! Tumilapon sa mga kamay nito ang cellphone, kasabay ang tili nang mabilis niyang kabigin ang manibela patungo sa bakanting lote at suruin ang mga nagtataasang talahib at mga puno ng saging. She groaned. Masakit ang dibdib niya nang humampa sa manibela at pagkatapos ay binawi ng inersya pabalik sa sandalan. Nilingon niya si Paula na nakaplaster din sa sandalan ng katawan. Buhay pa ba tayo? Tanong nito sa pahisteryang tono. I'm glad you're alright, anya. Napapikit siya at umusal ng panalangin ng pasalamat. Kung hindi sila paahon, kahit pa marahil mga puno ng saging ang sadya niyang tinumbok ay mapapahamak sila. Ilang sandali pa ay may mga tao nang dumating. Mula sa isang kotse ay natanaw niya ang nasisindak na mga mukha ng mga kaopisina niya na nagsibaba at halos magkandara pa si Matet sa pagtakbo patungo sa kanila. Napag-alaman niyang kasunod lang halos nila ang mga ito. At ito ang unang nakakita ng kabigin niya pakaliwa ang kotse. May residente marahil na tumawag ng ambulansya dahil hindi nagtagal ay naririnig na niya ang sirena noon. Kasabay ng ambulansya ang pagdating doon ni Mateo.
Ilang sandali pa'y pinasok na sina Allison at Paula sa ER ng FEU Hospital. At bagaman idineklara ng mga doktor na walang gaanong tinamong pinsala ang dalawa, maliban sa shock at kaunting bugbog ng mga katawan nang suruin ng kotse ang mga puno ng saging, ay ipinayo pa rin ng mga doktor na manatili sila sa ospital sa gabing yun para sa higit pang pagsusuri. Kalilipat lang niya sa private room nang dumating ang mga magulang at kaalis din lang ng mga kaopisina niya. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyong bata ka? Umahagulgul na bungad ng mami niya. Ang daddy niya ay puno ng pag-aalala ang mukha nang lapitan siya sa kabilang bahagi ng kama. Si Mateo ay binigyang daan ng mag-asawa. I'm fine, mommy, daddy. Sina tiya at tiyo po. Kasabay naming dumating at pinuntahan na si Paula sa kabilang silid. Mangiyak-iyak pa nitong sabi. Anong nangyari, Allison? Tanong ni Peter. Ang sabi ng mga investigador na nakausap ko sa ibaba ay nawalan ka ng preno. Sinuri ko mabuti ang sasakyan kanina bago ka umalis. There was nothing wrong with the brakes. Nilingon niya si Mateo. His face was grim. Nangingitim na ang paligid ng panga sa stubbles. Mula kanina ay hindi pa niya ito nakarinigan ng salita maliban sa pagtatanong ng kung ano ang masakit sa kanya. Narinig niya kanina sa ER na kinakausap nito ang mga doktor at tiniyak mula sa mga ito kung walang malubhang pinsala siyang tinamo. I had a car brought to the mechanic. Anito, para sa kanya at para na rin sa mga magulang niya. May sinasabi si Paula kanina sa ER. Nang patungo pa lang kayo sa Fairview ay may bumubuntot na sa inyong tamaraw effects. In fact, ikaw ang nakapuna nun. Maybe it was nothing, Mateo. Baka nagkataon lang na nasa likuran namin siya. Anak, ani Peter, tumiim ang mga bagang. Ang kotse natin ay wala pang 2 taon mula nang mabili. At tinitsyak ko sa iyo na walang problema ang preno nun. Kaya paano nangyari yun? Walang gustong magsalita sino man sa kanila. Humakbang si Mateo patungo sa kama niya at hinawakan siya sa kamay. Malalaman ko bukas kung ano ang diferensya ng sasakyan. Itatawag ko kaagad sa inyo. Thanks, she said softly. Nandito na sina mommy. You can go home and take a rest. Kanina ka pa dito. I'll stay, he said. This is a suite. May extra bed akong magagamit. Nahihimigan marahil ng mga magulang niya na hindi nila matitinag paalis sa tabi niya si Mateo. Kaya minabuti ng mga itong hindi na gaanong magtagal nang matsyak na ligtas na sila ni Paula sa panganib. Kinabukasan ng bandang hapon ay inilabas ni Mateo sina Allison at Paula sa ospital nang tsakin ng mga doktor sa kanya na walang pinsalang tinamo ang mga ito. Hindi ka alis dito sa inyo malibang ako ang kasama mo. Bili ni Mateo nang maihatid ito at si Paula sa kani-kanilang bahay. Kahit hindi mo sabihin, duda akong papayagan ako nina daddy at mommy na lumabas man lang ng bakuran. She rolled her eyes. Lumabis ang protectiveness ng mga ito, pati na ang daddy at mommy nito. Sa makalawa na ang kasal natin. Kung papayag lang sana ang mga magulang mo na sa bahay na nina mama at papa ka manatili hanggang sa araw ng kasal. She smiled. Nakita mo naman ang anyo ni daddy nang sabihin mo yon, di ba? You said you are a traditional person, Mateo. And so is my father. Don't worry, I'll be fine. Aksidente lang ang nangyari. Tumango si Mateo. Hindi na niya kailangang sabihin kay Allison na itinawag na sa kanya ng mekaniko niya na sadyang may pumutol sa flexible hose ng preno na sasakyan ng daddy nito. Sinabi niya yon sa daddy nito dahil hindi niya magawang ikaila ang bagay na yon dahil bukod sa bago pa ang sasakyan, ay sinuri nito ang sasakyan bago ipinagamit sa anak at pamangkin. Kung sino man ang gumawa nun ay isa pa sa mga gumugulo sa isip niya. Hindi niya gustong magbintang, pero iisa lang naman ang alam niyang gustong humadlang sa kasal nila ni Allison. Walang iba kundi si Harold Acosta. Pero hindi niya pinaniniwala ang magagawa ni Harold ang ganung bagay. The Acosta might be a lot of things, but endangering people's lives wasn't one of them. Malamang sa hindi ay maaaring random act lang amang yon ng mga ilang tambay sa subdivision. Yun man ay mabuhay na paliwanag na hindi niya ganong paniniwalaan. Pero wala na siyang iba pang maisip na dahilan. Although, may mga kinausap na siyang mga alagad ng batas para imbestigahan. Ibinalik ni Mateo ang atensyon kay Allison. Yumuko siya at dinampian nito ng halik sa mga labi. Instantly, his body reacted and he almost groaned. Narito ako bukas. Nang akma itong magsasalita, ay muli niyang dinampian ng halik ang mga labi nito at tumayo na siya at lumabas. Ang aksidente na nangyari 3 araw bago ang kasal ni Mateo at Allison ay nagsilbing anticlimactic sa bilis ng pangyayari ng nakaraang mga araw. Napatunayan din ni Allison na walang hindi napapabilis kapag salapi ang pinakikilos. Lahat ay naisaayos sa maikling panahon na dapat ay nangangailangan ng buwan para matapos. Tila siya tuyong dahon na tinatangay ng malakas na hangin ang pagbibigay niya ng sarili niya kay Mateo. The ridiculous marriage proposal, ang pamamanhikan, ang pamimili ng mga nanay nila ni Mateo ng mga kakailanganin sa kasal nila,
at ang pag-aayos hanggang sa aktual na kasalan ay nangyari lamang sa loob ng 10 araw. Isang simple subalit eleganteng damit pangkasal ang naiparush ni Minda Sandoval sa isang kilalang couturier. Ang mga materyales ay binili sa bridal section ng isang kilalang department store. Sa mismong petsa ng dapat nakasal ni Mateo at Camila ay ikinasal sila ni Mateo. Mga piling kamag-anak at kaibigan lamang ang imbitado ng dalawang pamilya para saksihan ang palitan nila ng traditional vows. Kung tutuusin ay malalayong kamag-anak na lang mayroon ang mga Sandoval na lahat ay pawang nasa ibang bansa na. Bukod sa mga magulang ni Napola at si Uncle Manuel niya, ay wala na rin silang iba pang kamag-anak. Ang hardin ng mga Sandoval ay nagayakan ng husto na gustong mapaiyak ng lihim ni Allison. There were flowers everywhere. Ang makeshift altar ay napapaligiran ng mamahaling bulaklak mula sa Lily of the Valley hanggang sa pinakamamahaling rosas. May 100,000 talulot ng rosas na nakakalat sa daraanan ng bride at humahalimuyak ang amoy niyon sa paligid. Isang kilalang pianista ang inimbitahan ng pamilya Sandoval para tumugtog sa wedding march nila at sa duration ng kasal. Both Mateo and Allison were solemn as traditional vows were exchanged. When the groom kissed his bride, it lasted a little longer than necessary na nagpangyari upang magpalakpakan ang mga naroroong bisita. Si Allison na sandaling nakalimot at nagpatangay ay muntik nang tumaas ang mga kamay sa liig ni Mateo nang tugunin ang maalam nitong halik. Inulan sila ng tukso nang pakawalan ni Mateo ang mga labi niya. Pulang-pula siya sa pagkapahiya. "Have I told you how beautiful you are?" Bulong nito sa kanya bago sila nilapitan ng ilang bisita upang batiin. "No, you haven't. I am telling you now. You're beautiful, dear wife. You take my breath away." He was speaking softly. There was a sparkle in his eyes. Not just beautiful, but delectable too. "I can't wait for us to be alone and have my wicked ways with you." She smiled, a mixture of happiness and sadness. Happiness because she loved him and he was hers now. Sadness because their wedding was a farce. Sa bahagi lang niyang umusbong ang pag-ibig. Totoong nilinaw sa kanya ni Mateo na bagaman hindi ito naniniwala sa pag-ibig, ay naniniwala naman ito sa kasagraduhan ng pag-aasawahan. Ganun pa man ay hindi yon nakapagdulot ng kapanatagan sa damdamin niya. At sa nakikita niya kay Mateo, lahat ng nangyayari sa kanila nitong nakalipas na mga araw ay normal. "Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko sa buong buhay ko, pinsan," wika ni Paula sa kanya. Kung ginawang marangyan ng Sandoval ang kasal na ito ay naspoil na nila ang romantic atmosphere. "I'm so glad they chose this simple yet a dream come true wedding. Sana kaya naming i-duplicate ni Noel ang kasal mong to," may panananghili nitong sabi. "Oh, I don't mean in terms of expenses, kundi yung pagiging private at romantic." Ikinagalak niyang hindi niya nagawang mag-isip na isasagot dahil sa paglapit ng isang bisita at binati siya. Why her life had changed dramatically in the last few days. Walang katiyakan para sa kanya ang mga araw na susunod. "Hinahangad ko ang kaligayahan ninyo ni Mateo, pinsan," patuloy ni Paula nang lumayo ang bumati. "Sikapin mong gampanan ang tungkulin mo bilang may bahay." Kinabig siya nito payakap. "Narinig kong hindi gusto ni Mateo ng working wife." "Eh, hindi naman sa ganon. Kung sakaling magkakaanak kami ay hindi niya gustong iasa sa yaya ang aming anak at kailangan kong magpasakop sa aking asawa." "Tama lang yun," sang-ayon ni Paula na tila eksperto sa bagay na tungkol sa buhay pagpapamilya. Dahil isa yan sa mahalagang aspeto ng matagumpay na pagsasama. How foolish some women are to take the lead from their husband. O di kaya ay nakikipagkompetensya gayong kay sarap ng nagpapapamper. "Now there's my submissive cousin," she teased. Nasa ganun silang pag-uusap nang lumapit sina Peter at Eden. "Nasaan ang asawa mo, Allison? Mag-aalas 9 na ng gabi. Magpapaalam na kami sa kanya. Nakapagpaalam na kami sa mga balae." "May mga guest rooms naman dito, Dad. Bakit hindi na lang kayo magpabukas?" Pigil ni Allison sa mga magulang. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay mahihiwalay siya sa mga magulang at hindi siya matutulog sa kanila. Nakadarama siya ng pagkabahala at insekuridad. "Yan din ang minungkahin ng biyanan mo, kaso tong mami mo ay nagaya ng umuwi. Alam mo namang hindi makakatulog ito sa ibang bahay. Kaya nga hindi kami makapagbiyahe." "Para namang napakalayo nitong Dasma sa Quezon City, anak," sabi ng mami niya at masuyong pinahid ng panyo ang bahid ng lipstick sa pisngi niya. "Alam mo namang mahirap iwan ng walang tao ang bahay at ang patahian. Laganap ang nakawan sa atin ngayon." "Ikaw, Paula," baling ni Peter sa pamangkin. "Nauna nang umuwi ang mami at daddy mo, kasabay si Manuel. Gusto mo bang sa amin na sumabay o maiiwan ka rito?" "Sasabay ako sa inyo, tito." "Hanapin mo na asawa mo, Allison, at nang makapagpaalam na rin ako," anito sa kanya. Nagpalinga-linga si Allison. Hinanap ang asawa sa gitna ng mga bisita.
Subalit wala ito sa grupo ng mga bisitang nasa hardin. Baka po may inihatid ng mga kaibigan sa gate, sandali at hahanapin ko. Lumakad siya patungo sa kabilang bahagi ng lawn upang hanapin ang asawa. Nakasalubong ni Allison ang biyanan na babae. Napansin niyo po ba si Mateo, mama? Nasa loob ng bahay, iha. Nakita kong pumasok kani-kanina lang at kasama ang dalawang kaibigan niya. Baka nasa bar, puntahan mo na. Oo nga, nagpapaalam na sina daddy at mommy. Tinungo niya ang loob ng mansyon. Malayo-layo pa siya ay narinig na niya ang halakhakan mula sa dako ng minibar. Malapit na siya at narinig niyang nagsalita ang isang kasama nito. Hindi niya matiyak kung bakit biglay huminto siya sa paghakbang. Hindi ko pa rin maintindihan, pare. Wika ng isang lalaking nakaupo sa bar stool na natatandaan niyang naipakilala na sa kanya bilang si Benji. Ito ang tumayong best man. Kung anong nangyari at bigla ka nagpakasal sa assistant mo. Hindi mo pa rin kinukwento sa amin. She's beautiful, I'll give you that. But she doesn't have Camila's sophistication and class. Hindi malaman ni Allison kung tutuloy o babalik sa pinanggalingan. Kaya nanatili siyang nakatayo ron, eavesdropping shamelessly. Pinilit ka ba? Ha? Pare? Tanong ng isa pang lalaki na nasa easy chair na sa di kalayuan. Hindi niya gaanong makilala dahil nakatalikod mula sa kinatatayuan niya. Magtigil nga kayong dalawa riyan, narinig niyang sabi ni Mateo. Baka hindi ko buksan tong vodka na bigay ni Papa ng kaibigan niya mula sa Italy. Then you should be missing half of your life kapag hindi ninyo to natikman. Then Allison heard him chuckle. Bakit, Mateo? Patuloy ng isang lalaki. Pinatos mo ba ang assistant mo? Kung sa bagay ay maganda at ang lakas ng dating. Okay ba si Allison, ha, pare? Kung alam mo ang ibig ko sabihin. At tumawa ito kasabay ng pag-abot mula sa kamay ni Mateo ng bote ng alak. Binuksan yon at nagsalin sa kupita. Napasandal sa kolom ng bahay si Allison. Hindi niya gustong ipagpatuloy ang pakikinig. Pero hindi rin niya magawang basta lalang tumalikod. Sa loob niya ay alam niyang gusto niyang marinig ang isasagot ni Mateo. Mula nang makilala niya ito ay hindi na naalis sa dibdib niya ang insecurity. Even eavesdropping had become a habit that she almost hated herself. More than okay, Benji. Sagot ni Mateo na bahagyang natawa. At kung makakatagpo ka ng tulad niya, ay hindi mo nananaising lumabas pa ng silid. Nagtawa na ng mga kaibigan nito. At may sinabi pa si Mateo na hindi na gaanong malinawan ni Allison dahil sa mga nangingibabaw sa pandinig na halakak ng mga ito. Pinanlamigan siya sa pagkakasandal sa kolom ng mansion. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Mateo sa mga kaibigan nito. Di yata ay pinagparangalan nito sa mga barkada ang isang pribadong bagay na dapat ay para lamang sa kanilang dalawa. Pagkapahiya at galit ang biglang pumuno sa dibdib niya sa mga sandaling yun. Her husband was a kiss and tell type. Kilala niya si Mateo sa loob ng mahigit isang taon ng pag-i-employ niya rito. Subalit minsan man na hindi niya naisip ang ganitong bahagi ng pagkatao nito. To her, Mateo was a respectable man, an epitome of a perfect gentleman. Sa opisina marahil, wika ng kabilang bahagi ang isip niya. Subalit wala sa opisina si Mateo sa mga sandaling yun at naroroon kasama ang mga matatalik nitong mga kaibigan at hindi kailangang magkunwari. At ang ugaling yun ni Mateo ang hindi niya nakita habang nagtatrabaho siya rito, kung sino at ano ito sa labas ng opisina. Bago pa muling makapagsalita si Mateo ay nagmamadali siyang lumayo sa lugar na yun. Totoo ang kasabihang ang eavesdropper ay hindi nakakarinig ng anumang magandang bagay para sa sarili. Pero wala na siyang magagawa ngayon. She was his wife now. Dapat bang ipakipag-usap siya nito sa ibang tao tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pribadong bagay ng buhay nila bilang lalaki at babae? Nabastos siya sa pakiramdam niya at galit siya sa asawa niya kung kailan pa naman mahalaga ang araw na yun para sa kanya. Magkaroon kaya ng honeymoon ng mag-asawa sa unang gabi nila bilang mag-asawa? Gayong galit ang nasa puso ni Allison. At dito na po nagtatapos ang 12th kabanata ng ating kwento.